1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fucking game. For the blue side, tignan natin ang kanilang first band, mga brother. This is for the team with and friends. Sa red side naman, ang ating team subok. So, gusto na subukan lang maganda yung kanilang team name. Subok lang, di ba? Subok lang, pero malalakas. Hindi mo alam yan, men. Shout out sa brother Danilo, Juan. Maraming salamat sa 25 stars, sa Madam Sha. Babae na to, natoyo, di ba? Shout out sa TV, The Boys. Shout out sa buong sa The Boys. Pinapashout ni brother Danilo, Juan. 1v1 kayo ni Witt, no? Tandi ako umbra dyan, boss. Boss ko yan eh, sila Lewin. Okay, first man for the blue side, mga brother, is si Kaja. So I'm guessing, Kaja, counter ng Kaja is Link and the other MM cores. So, I'm guessing, iniwasan nila yung pwedeng kumounter sa Link. Ban for the red side would be the Claude. Ayaw nila ibigay yung Claude, mga brother, since first pick ang blue side. Ban for the blue side, for the Witt and friends, is Natalia. Most ban hero, bawat game, bawat live, bawat game, mga brother, Natalia is always ban. So yan, Natalia, hindi kita makikita, men. Mag-greet galawan, walang greet galawan ngayon, mga brother, dahil laging ban si Natalia. Hylos, dahil most pick, lagi ang Hylos tank. Hylos ban for the team subok. Tingnan natin ang first pick ng blue side, mga brother. Open ang carry. Pero sa kanila, dami pang open, lahat ng meta offlaners open. Ang dami ring tank na open, Kufra, Grak, Atlas, then meron tayo sa offlaners. Huwag muna kayo mag-core, mga brother, dahil ang daming choices. Meron pang carry, meron pang Link, meron pang Bruno, di ba? Uranus for the offlane, offlane sustain sa blue side for the Witt and friends. Tingnan natin ang pick ng red team, mga brother. Hoy, maraming salamat sa 50 stars, brother Michael, John Alvarez, si brother Michael. Huwag ka mamansin, Andrew, para magbigay lang siya ng stars. Love you, man. So, titignan natin, mga brother, ang pickings ng team Subo. Grak for the, so they went for the tank. Grak for the magandang counter ang pinick ng team Subok, which is the Esmeralda against a Tamus. Maganda yung counter picking dito. Dito tayo nagkakaroon ng counter picking, mga brother. Johead for the burst offlaner. Di ko alam kung offlaner o tank to, mga brother. So kapit muna tayo sa patalim. Eto panigurado, support Popol and Kupal, mga brother. So meron pang haras, may pang trap, may pang gago ang Witt and friends, mga brother. Kupal yan sa pagdating sa clash, believe me. Now, tignan natin na sa red side kung anong pick nila. Angela. So, they went for the Angela. So, I'm guessing this is for a Link setup. This is a for Link setup. Mas maganda ang Angela sa Link kaysa sa carry sa Link. Kaysa carry and Link. Pwede rin sumanip. May option din si Angela sumanip sa Esmeralda. So, they went for the Grak ban. May open pa tayong Atlas for the tank, mga brother. Marami pang open na offlaner. Sa core, meron pa tayong carry and Link. So, they went for the ban Link. Ang galing. Alam nila yung gagawin ng kabila. Yun nga lang, open ang carry. Pwede na lang i-pick yung carry. Then, I'm guessing for the Witt and friends, they will pick Bruno. Granger is a no-no, mga brother. Masasaktan lang yan, mga brother. Depende. Ah, Kimi! So, they went for the Kimi. Against a Kimi, I'm hoping, the carry na lang. Carry mas maganda sustain for me, mga brother. So, we have here a support as Selena. Then, we have for the core ng Witt and friends, it's Bruno. So they finalize it, Bruno. Oh, medyo mag-ano ata, hybrid. Mag-hybrid picking ata to. Oh, so they went for the Parsa. So maganda ang Parsa, mga brother. Again, nakita nyo yung capability ng Parsa to control any pushing creeps, to control the minions, mga brother. Plus, to control the clashes dahil sa SS niya, dahil malayo ang range. And not unless meron silang pang back, pang flank. So when you say flank, mga brother, yung lumilikod sa clashes. Yan yung mga Johead, Chow. So meron pa sila natitirang offlaner dito na ipipick. Ang dami pang possibility na pwede mong ipick. Meron kang Tamus, meron kang Xborg, meron kang Chow. So they went for the Guinevere. So kakaiba to, mga brother. First time natin makikita si Guinevere dito sa match natin. So tingnan natin, men, kung ano mangyayari. This is the final setup ng Team Witt and Friends at ang Team Subok. So tingnan nyo, who you got, mga brother? Sino ang inyong manok dito, mga brother? Banatan na ng banatan to. Okay, guys, mga brother, for the blue side, mga brother, we have here Percy.
for the Farsa, Koya Don for the Johead, Jobs for the Uranus, Wits for the Popolin Kupa, Leo for the Bruno Ascor. Then for the red side, we have Adrian Tuya for the Guinevere, Swabbing Player for Grak, Twists for Kimi, Shinderu for Angela, and Mac for Esmeralda for the Team Subok, mga brother. So magkakalaman na, tingnan natin anong mangyayari dito, mga brother. Magandang banatan to, mga bro. Magandang banatan to, mga brother. So early rotation, bot lane ang sa bot pupunta ang I'm guessing magka-cut lane to si Uranus. Then we have Johead here just to protect yung magka-cut. Tingnan natin, very aggressive ang gameplay kapag merong ang Kimi. So tingnan natin kung ano gagawin. Clear wave muna on both teams, hindi mo sila magtitake ng objectives. So we have cut lane, so I'm guessing mag-i-invade dito ang Team Wit and Friends, o gugulihin lang nila kasi hindi nila ma-invade dyan, mahirapan din sila. Magandang banatan dito. So they went first for the Wanderer, mga brother, just to secure na just in case na ma-invade sila, pwede silang kaso hindi nakuha ang Wanderer, nakuha pala ni Uranus, pwede siyang manggago dito, mga brother, nagamit na ang Retri. So ayan na, pumipersa na ang Bruno, meron silang dalawang Wanderer, kailangan makuha nila itong Blue, kundi sayang lahat. Nakuha ng Farsa ang Blue, dash out si Kimi, nabully, grabe naman, nabully, man, nabully dito ng Blue side. Na-take bigla, hindi ko nakita, mga brother, sorry, kumakain ako ng biskuit dito, na-take, oh, namatay ang Johead, grabe naman to, ito ang may kasalanan, brother, putang ina mo, ba't mo pinatay si Johead, man, ang ganda-ganda ng take niya doon, man. So it's all one for both teams, mga brother. Naglagay na ng trap dito ang ating Popolin Kupa for vision, mga brother. Then we have a 3-man rotation for the red side, we have Grak and Angelica, ang putang ina. Angela, para sa rotation natin, balak ata nila yung red buff dito, pero hindi nila ata maabutan So we still have Grak here, hindi na siya aabot dyan, men, huwag niya na siya pumasok, masasaktan na ang puso niya. Yung Farsa ata nasasaktan, mga brother, kaso walang mana dito, walang blue ang Kimi, so medyo hindi effective yan, normal lang. Sustain na sustain pa rin ni Uranus ang kanyang lane, cut lanes for the four-man cut lane dito para sa Team Subok, mga brother. Titigatan nila objective, pero ang talino dito ng ating Uranus, mga brother, kinat lane niya din, kaso kapalit ata, huwag siya dyan dumaan, dapat dito na siya sa torre, binigay niya na doon, mga brother, dapat doon na siya, nagpadami siya sa torre, take na siya dyan, brother, matik na, nag-cut lane din sa top lane. Nakuha dito si Guinevere, ang ganda rin, recta push to, recta objective, wala pa nakuha ang objective dito ang both sides. Ito gumagawa pala ng objective ang ating Wit and Friends with the Bruno, Angela with the clear wave. Yan, tamang vision lang, mga brother, nagka-crab take naman dito ang ating Esmeralda, pero na-take na sa top lane ang turret ng Team Subok. So meron ng map vision, maganda na ang map control sa patang top lane ng ating Wit and Friends. Ngayon dito naman, binabantayan nila, magkakaroon na ng blue dito ang brother, magkakaroon ng blue dito ang Team Subok. So babantayan to ng ito yung Popolin Kupal. So vision lang, mga brother, alam na nila magkakaroon na ng capability mag-take na ng blue buff dito, kasi yung Kimi na may blue buff medyo masakit, mga brother. Ayan na, magandang clash to, mga brother. Pumasok, pinronda ni Uranus ang ating Kimi, ang ganda ng lock, hero lock dito, pumasok ang Esmeralda, pumasok din ang Guinevere, ang ganda ng SS ng Guinevere, mga brother, kaso napuruhan pa rin, napupuruhan dito ng ating napupuruhan ng Bruno ang ating Esmeralda, mga brother, habang dito busy, sobrang busy ang ating Uranus sa ating Kimi, mga brother. Ang ganda ng ginagawa ng Uranus doon, mga brother. That is a 2-for-none trade for Team Subok, mga brother. Talo sa clash na yon ang ating Team Subok, plus nakakuha pa ng objective ang ating Team Wit and Friends. So luging-lugi doon sa clash na yon, mga brother, dahil ang ganda, although ang ganda ng pasok ng Guinevere plus Esmeralda, na-sustain pa rin yon, mga brother. Tapos free hit, although nag-take ng damage ang ating Bruno, naka-sustain pa rin siya at naka-free hit pa rin, mga brother, sa ating Esmeralda, taking down Esmeralda habang natira lang si Angela doon. So dito sinusubukan nila ang Johead, nakatakas ang Johead, may flicker out ba? Kaka-flicker out lang ng ating Johead, pero hindi nila matitake. So na-try nilang i-take tong top lane turret, mga brother, para makabawi si Johead, medyo maasim. Go! Nakupo, ang ganda naman ng Grak Black! Chak to Black, pero SS ang Johead para makasustain. Makapatay ba ang Johead? Hindi nakapatay ang Johead. Ang ganda ng SS doon. Nag-SS na lang si Guinevere just to sustain the damage para may lifesteal na rin. Plus, kung may crowd control, hindi na siya madadali pa. So, tuloy-tuloy pa rin sa bot lane na push ang ating core, ang Bruno. Pero, masyado malalim ang Popolin Kupal, mga brother. Delikado yan.
masama ang kalalagyan mo. Pero pumupush dito sa mid lane ang ating Barca. Ang ganda, ang talino ng galaw at mga brother. Na-take ang bottom turret ng Team Subong, pero hindi nila na-take ang top turret ng Team Wit and Friends. So, egol na egol sa ating setup. Naku po, pinakdor na ni Uranus mga brother ang mid lane. So ayan, pagdating sa map control mga brother, sobrang sobrang lamang na ang ating Wit and Friends mga brother. Mahihirapan na makapag-farm dito, lalo na binabantayan ng blue ng red side. Binabantayan nila ng Popoleng Kupal itong Farsa, yung blue ng Kimi. So hindi maka-spam ang Kimi, hindi maka-objective ang Kimi, walang damage ang Kimi kasi hybrid build dyan mga brother. Mamaya natin titignan ang ating item. Op, nasa bush, hindi matitake yan. Na-take ba? Sino nakatake? I guess it's Farsa. Si Farsa nakatake. Wild charge for the Grak. Pero hinabol nila. Nakasprint pala. Flame shot for the Farsa. Ang ganda. Na-take down ng ating Grak. So, nakuha ng blue. Nakuha pa yung Grak. Pupush pa sa top lane ng ating Joy. Sumisegue. Papunta pala yung Esmeralda na GSS. Dumay bang ating Esmeralda? Ejector. Purify. Dapat din niya na ginamit yung Purify doon kasi nga papunta naman sa mga kapatid niya ang Ejector ni Johit. So, sayang na yung ano. Ang ganda ng SS dito ng ating Barca. Matitake down. Shield was enough for the Esmeralda to escape mga brother. So, ito magkakaroon pa rin. Red buff pa rin ang meron ng ating gaming. Grabe. Item check nga natin mga brother. Item check natin. So, ito sa mga, sa core. For the Bruno mga brother, it's a Raptor Machete going for sweep boots, going for an endless battle. Habang si Uranus meron siyang talisman, meron siyang tough boots, then going for I'm guessing Oracle mga brother. Then core ng kalaban for the Team Subong, which is Kimi. Unahin, meron na siyang mage, tawag dito, mage boots to eh. Magic damage boots, yun na lang. Tapos meron siyang Raptor Machete for push. Tapos, meron din siyang, oh, teka lang, nagkakaroon ng clash. Matutuloy ba ang clash? Yung, naku po, ang sakit, ang ganda ng aiming doon ng Barca, mga brother. Inuna niya talaga yung Angela, tas pasa-pasa. Pumasok dito ang Guinevere, masyado malalim. Dapat hindi niya na pinasok, lugi na sila doon sa clash. Naku po, pinabigay lahat ng kills, mga brother. This is, I guess, this is an easy game for Wit and Friends, mga brother. Sobrang lamang na sila. Tas meron pang Blade of Heptasis para kay Johet. Masakit yan, masakit yan pag nabigla ka yan. Medyo mayabang na dito ang ating Uranus dahil kurat gaming na yan mga brother. Yung Uranus natin, papunta na ng Oracle yan. Masakit-sakit sa mukha yan mga brother. Sakit yan mga brother. Going, oh, na-take dito ang, nakumpo, ang Angela na naman. Pag Angela ka, dapat galaw mo, Doc Rebo, hindi mamamatay. Palos na palos dapat ng galaw mo dito mga brother. Na-take na ng Wit and Friends, up top, turret, naku po. Bulwak na ang base mga brother, open na open ng ating ang Team Subong sa kanilang base mga brother. Sa top lane bawas ang mid lane, ang bottom lane eh medyo okay lang, pero sinusustain niya ng ating Uranus mga brother. So Kimi nag, kung ako kay Kimi, inuna niya na lang siguro ang glowing one para may damage siya. So ayan, pumasok ang naku po, ang ganda ng SS dito ni, naku may purify pa rin. Pumasok mali, pinasok ni Esmeralda with her SS, pero hindi pa rin umarok mga brother. Then ang sakit na ng ating Bruno mga brother. Endless battle, tapos meron siyang broadsword, papunta na ng Berserker Fury yan mga brother. Ayan na, nabuo na. Tapos meron tong si habang si Farsa, magic damage is real na yan. Masakit na yan brother. Sobra yan. Plus Popoleng Kupal meron na siyang curse helmet. Masakit din yan mga brother. Going for Thunder Belt kasi magkaka Thunder Belt at passive slow din yung mismong alaga niya. So masakit pa rin yan. Grabe, pumasok si Tamo, sabay SS palayo. Wild charge for Grak. Napunta si Farsa at asim ng galaw ni Farsa doon mga brother. Kala niya pindat, hinayaan niya na lang yung Tamos mga brother na medyo magasin dahil hindi na kaya ng ng Uranus Tamos to Uranus mga brother. Pero the pressure is still on, the pressure is still under the op. Medyo nakupo ang grabe yung trap ng Popoleng Kupang. Ang tagal ng stand mga brother. The pressure is real pa rin kahit medyo naging asim gaming ang Farsa natin dito mga brother. The pressure is real pa rin under the Team Subong. So ito, tamang tower dive pa rin for Popoleng Kupal. Second skill, pabalik ng Kupal na aso niya mga brother. Magre-regen lang yan habang nagyayabang dito si Uranus dahil sobrang kunan niya na mga brother. Hindi na aarok yan mga brother. Hindi na nakahawak ng, never nakahawak ng blue mga brother ang Kimi natin. Ang sakit noon, dapat na glowing one na lang siya para medyo lang masakit. Grabe ang first kill ng Bruno. Grabe ang sipa ng Bruno. The critical 1-5 is real. The sinipa pa, pasa-pasa bola, parang Shaolin Soccer. Ang sakit mo, men. Ang sakit ng sipa, men. Tanginang yan. Ang sakit, tangina.
grabe, wala na magawa. This is an easy game. This is an easy game for Wheat and Friends, mga brother. Wala, this is an easy game. Ang ganda ng pwesto ng para sa tamang SS na para itaboy ang kalaban. Pumasok ang Uranus habang nagta-tower dive naman. Ako po, wala na. Wheat and Friends took the game. Wheat and Friends advances, mga brother. And sa tournament natin, mga brother, second, nasa second bracket na ang Wheat and Friends. Nice game for the Team Subok, mga brother. Sinubukan na nila, kaso yung tumarok. Grabe.